team. And again, tonight is very, I'm really excited for tonight. I'm really excited to have this person, this man of God, speak to us the word of God. Just to give you a background, stalker ako nito eh. In a sense, 5 years ago, like 5 or 6 years ago, sa table ko sa office, I always look at his blogs. I always multiply pa nun. Sino yung nakaabot kayo ng multiply? Konti na. Friendster. So, I always follow this man on his multiply site. A lot of wisdom, a lot of insight. And sabi ko, one day, I pray that I will meet this man. Tapos, ilan taon na ba? 9, 10. 3 years ago, yung interview namin, nagulat ako sa tanong niya sa akin. I was applying, becoming a campus missionary. Sabi niya, when he looked at my records, then my age, and then yung nakita niya nga, I have 2 kids. Sabi niya, parang nangyari yun. So, and I was really na-awestruck ako sa, paano nga nangyari yun? Si Lord na yun. But then again, aside from that, it's such a privilege to co-labor with this man. What God is doing in the lives of the young people, not just here in the Valiches, but also around the nation. Yung impact ng taong to, he made an impact in my life directly and indirectly, in my leadership, in campus ministry, and all as well leading my family. Ang dami ko narutunan sa taong to. And again, we're so privileged to have our executive director of LifeBox. All right, so let's all give a warm and life hug welcome to Pastor Joseph Bonifacio. Thanks, Will. Thank you, Ian. Oh, wow, may bago table pala tayo. Hi, kumusta kayo dyan? Ganda nga pansin yung lahat. I'm so glad to be here talaga dito sa Life Hub. I've been to Victory in Novaliches before, pero that time, Victory Fairview pa siya. Sino ba sa inyo umabot pa kayo ng panahon eh? Yung Victory Fairview? Okay, good. I think that was 4 years ago. Si Pastor Hene pa nun yung youth pastor. Si Ian, ang ginagawa mo nun? Hindi ko alam. Okay. Si Marlon, naku, mas lalo pa ito. Huwag na natin itanong. Okay, so... I'm so glad to be here. I have been hearing so many good news about the work that's happening here. The students who are coming to know Jesus, and sobrang exciting talaga. Is that me? Sorry, sa lumalapit yata. Okay. Okay. And it's just so... Ganun pa rin eh. Okay. Okay, okay lang. Ano? Oh, thanks bro. Okay. Yeah, I'm so glad. Ayun, ang galing mo. Okay, so we've been hearing so much great work, and I've been wanting to come talaga and visit here. It's just that ang lapit niya lang sa office ka na sa Fort De Longra, layo. But finally, when Ian invited, finally there's a reason to come. And I just want you to know, first of all, before we continue, that you guys, I really hope you appreciate Pastor Ian for the work that he does here. You have a really, really great leader here, no? This guy, I met him before. I was surprised. Kung sadanda na pala siya sa akin. Ini-interview ko siya. Kala ko, sino itong batang to? Parang gano'n. Tapos ako, ay, masadanda. Ay, manager ka pala ng concert. Ay, sorry po. Diba? Sige, pasok na bukas sa LifeBox. And, but he's really such a great guy. I really enjoyed having him in our School of Campus Ministry. He was not just concerned with his self and his grades, but serving his classmates, helping his classmates. Leader talaga. Servant leader talaga. You also have a great person in Eve. Nasaan si Eve? Grabe yan. Si Evelyn. My confession po ako sa inyo. I tried to pirate her out of Novaliches and tried to get her sa Victory Fort kasi kailangan namin ng magaling mag-admin katulad niya. Sabi ko, Eve, wag na yan. Dito ka na. Tulungan mo ako dito. But you know what? Mahal niya talaga yung Novaliches. Yes, ayaw talaga niyang bitawan. Ayaw niya iwan. Sabi ko, fine. You know what? If you're that committed there, I'm excited. Kasi yung growth naman sa Novaliches kahit saan will benefit all of us. And obvious naman, Eve, thank you for not listening to me. And now Marlon, who we will see next week kung gagraduate ba o hindi. No, just kidding. Okay, itong si Marlon. I like having him sa school also. Mas interesting lagi yung class dahil nandun siya.
I have something to talk about today, pero bago ko tumuloy, I need to help us understand, no? Kasi the topic I'm going to talk about is a word na familiar tayong lahat sa salitang to, pero minsan dahil hindi natin sinaintindihan, every time narinig natin yung salitang to, mali yung tama sa atin, mali yung epekto sa atin. Naintindihan nyo ba? I'll give you an example, na nung college ako, nag-aral ako, tapos mayroon akong course na philosophy. Okay? Sa philosophy course namin, first of all, ang philosophy, nakakainis na course. Yun yung parang pinakawalang kwentang, walang application sa buhay mo. May mga ganun ba kayo? Okay, please, di ba? Yung gagamitin ko ba ito? Yung mga yung tanong, paano ito tutulong sa pagkita ng pera, sa pag-make ng disciples? As in, wala talaga siya katuturan eh. No offense, may philosophy teacher ba dito? Sorry. Eh, ito yung pang the worst. Hindi lang ako nag-philosophy. Nag-philosophy ako in Tagalog. Okay? So, isipin nyo yun. Yung mga salita, di ba sa philosophy, meron the being, the importance of being. Anong being-being ka dyan? Nainis ako. Sino mo? Tagalog pa yun. Ang kahalagahan ng pag-me-meron. Have you ever heard that word? Pag-me-meron. May ganun bang salita? So, I couldn't understand it. And, no, baka na napapansin nyo, my first language naman is English. I didn't grow up speaking Tagalog. So, medyo ang hirap sa akin. Lahat ng sinasabi ng teacher ko, tinatranslate ko into English para maintindihan ko siya lalo. And one time, ginamit yung salitang to. Alam niyo ba yung salitang to? What does this mean? Destiny or fate. Yeah, very good. It's fate. Eh, sabi ng teacher ko, for the next 2 weeks, pag-uusapan natin ang ating mga tadhana. Okay, so kinalabit yung classmate ko. Pare, anong tadhana? Sabi niya, ano? Faith, pares, faith. Okay. So sabi ko, okay, faith. So bakit, binabanggit ng teacher ko yung tadhana, tinatrasate ko, faith. So sabi ng teacher ko, alam mo, mahalagang tadhana, mahalagang malaman ng ating tadhana. It's important to know our faith. Oo naman, no, tama yan, di ba? At sabi niya, tulad ng lalaking to, muntik na siya mabangga ng kotse, nakaiwas siya, pero sa pag-iwas niya, nauntog siya at namatay siya. Yun yung kanyang tadhana. So this man was supposed to cross the street. He didn't get hit by a car, but he bumped his head. That was his faith. Sabi ko, hindi naman. So that's all. Okay, sabi ko, sir, siguro naman hindi, kasi hindi naman niya alam na mauntog siya, di ba? So, wala naman siyang conscious decision na mauntog ako. Yun na yung tinutukoy ko, Mr. Bonifacio, tadhana niya to. Sabi ko, wala talaga ako maintindihan sa lesson na to. So for two weeks, hirap na hirap ako sa class na yun dahil sa isang salita na hindi ko lang maintindihan. Do you understand? Yes. So, sinasabi niya, hindi mo mababago yung tadhana mo, you cannot change your faith. You can! Yung nga yung point ng Christianity na sinishare mo yung faith sa ibang tao, kaya nasa-save sila. Parang sabi ko, labo ng teacher na to. Yung pinaka-culmination, after 2 weeks, sabi ng teacher sa amin, guys, may exam tayo, magdala kayo ng bond paper tsaka ng crayon. Sabi ko, patay. Alam niyo yung mga ganong exam, drawing, di ba? Hindi ako magaling mag-drawing. Sabi ng teacher niyo, i-drawing niyo ang inyong tadhana. Okay? So, draw my faith. Now, hindi ko alam kung ano yung religion niyo ngayon, di ba? Pero, I believe in Jesus. So, sabi ko, okay. So, nag-drawing ako ng manger, na may baby, tapos si Jesus yun, tapos may araw, Jesus. Parang gano'n. Tapos nag-drawing niya ako ng tatlong krus. Di ba si Jesus, pinako sa krus, sa tabi ng dalawang magnanakaw. Sabi ko, okay, ito yung faith ko eh. Ito yung pananampalataya ako. Tapos nag-drawing ako ng batang nakaluhod na nagpe-pray na ako raw yun. Tapos nag-drawing ako ng parang ulat na kumikinang na, man, di pupunta ako sa heaven. Parang, hindi ako marunong mag-drawing eh. So, sinabit ko yun. So, pupunta ako sa teacher, isasabit ko yung paper ko. Nakita ko sa classmate ko. Hindi lang si-cheating, isasabit ko na, no? Nakita ko sa classmate ko, sa kanya, may magandang bahay, maraming pera, may magandang kotse. Tapos sabi ko, napaka-materialistic naman ang faith ng taong to. Alam mo yun, wala mang medyo na kahit man anong pagsisilbi sa mahirap. Wala, as in, gusto lang tayo ganyang kumita. Sabi ko, materialistic. So, sinabit ko yung sa akin. Nung sinabit ko, nakita niya. Tapos nung palabas ka na, sabi niya, Joe, alam kong Kristiyano ka, pero exerts ka naman. Pati ba tadhana mo, yung dodrawingin mo, Jesus, Jesus. Sabi ko, yung faith ko, ikaw kaya, yung sa'yo, pera lang, kotse lang, ang babaw naman ng buhay mo. Tapos sabi niya, sandali lang, Joe, anong faith? Tadhana, hello, faith. Sabi ko, sabi niya sa akin, Joe, sorry, pero tadhana, hindi faith yun. Faith? Huh? Faith, destiny.
oh man, lumutla ako, tumakbo ako sa notes, so kinuha ko yung notebook ko, tapos pinalitan ko lahat ng faith. Nung binasa ko, sabi ko, ayun pala! May sense! Eh, tama pala yung ola naman, hindi yung mabagay yung tadhana niya. Nauntog na eh, di ba? Ano, lahat nag-make sense na nakonnect ko na yung buong lesson. Sabi ko, pero patay, bagsak na ako sa exam na to. Diba? Buti na lang naawa si God sa mga foolish. So, nung Friday yun, nung Monday, nung pumasok ako, binalik ng teacher ko yung lesson, yung mga exam. Tapos bago niya ibalik, ito yung sinabi niya. Alam mo, na nadi-disappoint talaga ako sa class na to. Halatang hindi niyo talaga naiintindihan yung philosophy at kung gaano kalalim talaga ito. Yung karamihan sa inyo, nung pinadrawing ko yung tadhana niya, mga mababaw na bagay lamang, kotse, bahay, pera. Hindi katulad ni Joseph, na sinabi niya na ang kanyang tadhana ay nakatakda nung panahon pa lang ni Jesus. At hanggang ngayon. Sunod ka dyan kay Pepe ko. Inamin ko naman na kasi guilty-guilty ko yun. Nung natanggap ko, may A. Ako nakakaya naman. Tapos yung classic ko pa, susumbong kita kayo. Hindi, huwag na. Sihaya mo na, di ba? Hindi mo naman tingnan yun eh. Sabi ko, pero yun yung tadhana ako, makatanggap ng A. Nag-gets ko na. Ano yung point? Isang salita lamang. Dahil hindi ko siya naintindihan, dahil hindi ko maintindihan, ano ba talagang ibig sabihin nito? Yung buong class na yan, ng dalawang linggo, litong-lito ako. That's what we're gonna talk about today. One word na most likely, pag pinakita ko na sa inyo, mag-iba yung reaction nating lahat dito. We read this word and we most likely ayaw natin itong salitang to. We don't like it. Nagre-recall tayo. Eh, bakit ganyan? Sa lahat ng pwede natin pag-usapan, yun pa talaga. May bad idea na tayo sa word na to. And that word is discipline. Ayan, oh, dun pa lang. Nagre-react na kayo. Ay. What comes to your mind when you hear the word discipline? Huh? Strict. Sige, ano pa? O disiplina, in Tagalog. Ano pa? Ano? Pinapalo, okay? Pinapalo pa ba kayo? Ilan na ba kayo? Sermon. Ha? Huh? Ano? Rules. Mga batas. Okay. Strict rules. Pinapalo. Pinaparusahan ka. Kinukuha yung cellphone mo. Di ba? Grounded ka. Whatever. That's what we think of when we hear the word discipline. And the truth is, for many of us, ganyan yung pagkaintindi natin sa salitang yan dahil sa mga experiences natin sa buhay. Sa mga dinaanan natin, for sure, wala naman, may pinanggagalingan naman natin yung sinasabi niyo, diba? Yung strict na yan. Siguro may teacher kayo na ganun. Kaya kung teacher po kayo dito, huwag masyadong strict lagi. Or kahit strict, nakangiti pa rin. Okay lang yan, diba? Or sa mga magulang natin, yun nga, yung pinapalo. Laging galit. Laging harsh. Magkamali ka lang sa galit, biglang, oy, anong ginagawa mo na naman? Diba? Alam niyo yung feeling niya. Yung iba sa inyo, lumaki sa ganung klaseng bahay. Di nyo talaga alam, di kayo nagiging secure or confident sa bahay nyo. Alam nyo na depende yan sa mood ng nanay or tatay or lolo or tita nyo, di ba? Hindi tayo secure, parang konting pagkakamali lang, nadulas ka lang, may natapon ka lang. Eh, ang batang ko talaga, napakamahal ng tubig, napakamahal ng baso. Hindi mo alam, minsan naman, mas malala yung ginagawa mo, tapos hindi naman nila napapansin. Di ba? So parang, ano to? Paano ko lulugar? I mean, paano ko mabubuhay sa bahay na to? How is this? And that's why we have a bad feeling when it comes to discipline. We have a bad association with it. Pag-inig natin yung ritang to, parang, ay, ayoko ng ganyan. Masakit yan. Hindi masaya yan. Today, we're gonna read from the Bible at malalaman natin ano ba talaga yung ibig sabihin ng salitang to. And siguro magiging parang tadhana moment ko nung pinulitan ko lahat ng salitang yun. Ah, yung pala yun. My point pala yun. And my prayer today sa pagbasa natin ng verse na to, sa pag-explain ko, hindi lang natin makikita na may point or may katuturan lang yung discipline, pero to the point na hindi mo lang maintindihan na oo, oh, okay siya, to the point na mag-e-enjoy ka, huh? Oo, at magpapasalamat ka pa na dumadaan ka dito. Na may mga mukha niyo sa akin, Moses. Pwede ba yun? Oo, basahin natin. Hebrews chapter 12. Ay, sorry. Bago yan. Minsan kasi pag narinig natin yung salitang discipline, may mga mali tayong mindset. Pag may dinadaanan tayo na mahirap sa buhay, inisip natin may nagawa akong mali. Ito yung concept ng karma. Di ba?
Kunyari, na-late ka, papunta kang school, tapos natapunan ka ng putik dahil may dumadaan na jeep, tapos anong sasabihin mo? Ah, kasi kagad, inigawan ko yung aso ko. Karma ko to. Yeah, you know that feeling? Bumabagsak ka sa exam, tapos hindi, karma ko to. Bakit? Kasi kanina may naglilimos, tapos di ko binigyan ng pera, karma ko to. Mali. Doon pa lang may maling idea na tayo ng discipline sa paghihirap. O ito, God doesn't care. May dinadaan noong ngayon, siguro walang pakilamang Diyos sa akin. Kay Kuya Ian pa, kasi ang gwapo niya, tapos pastor, pero ako sino ba ako? Di nga ako pastor, di ko alam kung Kristiyano ako, di ko alam, ginagawa ko dito eh. Does God care? May pakilam ba siya sa akin? Narinig ba niya yung prayers ko? Eh, pang ilang beses ko nang ipag-pray yan. Yung offering envelope na yan, kulang isang offering envelope, ang essay yung mga prayer request ko, hindi pa nasasagot. Diba? Parang, Lord, do you care? Can you hear me? Or lastly, galit si Lord sa akin. May ginawa ba akong mali? May galit ba si Lord sa akin? And all of us, kahit amin natin, hindi, may ganyan tayong mindset. Kaya, tulad ng iba sa atin, pag ganyan yung tingin nyo sa magulang nyo, takot kayo sa bahay. Wala kayong confidence. Ganun din. Pag ganun yung tingin natin kay God, takot tayo sa buhay. Kasi kahit pag magkamali ka lang isang beses, nako, babalikan ka ni God nun. Tumingin ka ng porno, patay. Diba? Nag-cheating ka lang sa exam, okay, wala na yan. Sometimes people think, Lord, can you still give me bless me? Can you still give me a good love life? Can you still forgive me sa lahat ng nagawa ko? Because ito yung iniisip natin, karma yung iniisip natin. Magkamali ka lang, may katumbas yun. Yun nga ba talaga yung purpose ng discipline? Yun ba talaga yung purpose ng kahirapan sa buhay? Malalaman natin yun. Babasahin natin yung Hebrews chapter 12, verse 4 to 11. No? Kung may mga Bible kayo, I recommend na basahin nyo ito pag-uwi nyo mamayang gabi. Kasi dito lang tayo magsistay sa buong section na ito. At habang babasahin natin sa ngayon, I want you to count kung ilang beses lumalabas yung salitang discipline o disciplines o discipline. Okay lang ba yan? Not out loud, no? Kasi madidistract ako. Pero ito. In your struggle against sin, verse 4, you have not resisted to the point of shedding your blood. Babalik tayo dyan. And you have forgotten the word of encouragement that addresses you as sons or daughters. What's that word of encouragement? It is, my son, do not make light of the Lord's discipline. And do not lose heart when He rebukes you, because the Lord disciplines those He loves, and He punishes everyone He accepts as a son. If you endure hardship as discipline, God is treating you as sons. For what son is not disciplined by his father? If you are not disciplined, and everyone undergoes discipline, then you are illegitimate children and not true sons. Next. Moreover, we all had human fathers who disciplined us, and we respected them for it. Sana. Yung iba sa atin, galit pa rin. Okay, we respected them for it. How much more should we submit to the Father of our spirits and live? Our fathers disciplined us for a little while as they thought best, but God disciplines us for our good that we may share in His holiness. No discipline seems pleasant at the time, but painful. Everyone say painful. In Tagalog, promise ni God yun. Okay? Later on, however, it produces a harvest of righteousness to those who have been trained by it. Ilang times lumabas yung discipline? 10? Bakit 9 yung bilang natin kanina, Ian? Mali ka kasi. O 10 pala. Sige, 10. Ian, okay? 10 times out of 7 verses or 8 verses, 10 times lumabas. Mas madalas pa yung word na discipline kaysa sa bilang ng number of verses. And I want to talk about three things that this verse tells us na meron sa discipline. The first thing na meron sa discipline is this word. Pain. Sorry. Okay, wag muna kayong magsisimangot. Nakita niyo yung verse niya, diba? It says, in your struggle against sin, you have not resisted to the point of shedding your blood. It says, in your living the Christian life while you're walking, dadaan ka talaga sa point na mahihirapan ka. Nadudugo ka na. Sometimes some people think kasi na pag niniwala na ako kay Jesus, na umakit na ako dyan, nagtaas na ako ng kamay, siguro tatapos ni, wala na akong problema, di ba? Ginawa ko na lahat, di ba? Mabait naman akong tao. Nagbibigay naman akong tithes and offerings, paminsan, pero meron naman, kahit pa paano.
dapat wala na akong dadaan ng problema. Hindi po. Tanong natin si Kuya Ian. Ian, nung naging Kristiyano ka ba, nabawasan ba yung problema mo? Nalagdagan. Nandagdagan. Baka yung iba sinasabi nyo, bakit ganun? Eh, ba't pa ako nandito? Ano yung ginagawa natin dito? Kung hindi pala to, ano, guarantee na mawabawasan yung problema ko? Let me tell you something that affected me so much when I was a kid. Kasi, you know, nag-aaral pa ako, tapos stress na ako. Tapos sinabi ko sa daddy ko, pa, hirap naman ang buhay na to. Grabe, no? Hirap ng buhay ko. May daddy ako, pinapakain ako, pinapaaral ako. Hirap ng buhay na to. So, niya, ba't mo nasabi? Eh, yung homework ko, haba-haba, yung paper ko, hindi pa double space, single space pa. Hirap kaya nun. Sabi ng dad ko sa akin, alam mo, Joe, sasabihin ko lang to, ha? Life will not become hard easier than how it is right now. Tantong ko na ba? 17. Okay, 17 years old ka. Life will not become any easier than it is right now. Ang Tagalog, hihirap pa yan. Sabi niya, kung nahihirapan ka na ng second year, siguro mas mahirap naman yung third year. Kung mahirap yung third year, mas mahirap naman yung fourth year na may thesis. At kung akala mo toxic yung college, subukan mong trabaho. Na binubuhay mo na yung sarili mo. Kasi sa college, pwede ka pang umangal sa principal tungkol sa teacher mo. Pag nagtatrabaho ka, kung yung boss mo hindi mabuting boss, naku, malas ka. Swerte si Ian, napakagwapa ng boss niya at napakabuti. Pero wala kang angan. At kahit mabait pa yung boss mo, kung binubuhay mo rin sa sarili mo, ibang usapan na yun. Yung iba sa inyo, working student, alam niyo yung feeling na yun, di ba? Wala kang kakainin, wala kang sweldo, tumaas lang ng konti yung presyo ng kanin, bilang, oh, ano ba yan? Ramdam mo. It gets harder. Prices of goods don't become cheaper. Not narinig nyo na ba yan na tuloy-tuloy na bumaba yung presyo ng gas? Hindi naman, di ba? Pamahal ng pamahal yan. Life becomes harder to the point of shedding your blood. And pag Kristiyano ka, that doesn't mean na na-excuse ka na sa buhay na yun. Pero ano, ito yung kaibahan. Ito yung defense. Hindi dumadali yung buhay, lumalakas ka lang. Yun yung defense. Now, kamusta ka na? Alam ko, iba-iba yung background nating lahat dito. And yung marami sa atin dito, nafe-feel na natin ito yung point of shedding your blood. Nasasaktan na tayo. Bakit ganito? Some of you come to this meeting, you life hub, but ayaw ng magulang nyo. Or ayaw ng friends nyo. Nagtatawanan na kayo, inaasaran na kayo, ginagrounded kayo. Parang gusto mong sabihin, Mami, Daddy, nung naglalasing ako, hindi ka nagagalit. Ngayon, nakisana ako, mas lalo ka pa nagagalit. Parang nangyari yun. Eh, mga friends akong gano'n. Kung kailan sila drug addict, walang pakialam yung magulang. Nung naraman lang, anong church yan? Pupunta ka na bang hell? Sabi ko, anong hell? Nung laseng drug addict, pupunta ng heaven. Pero nung naging Kristiyano, pupunta na yan. Labo ng buhay na to. Or some of you try to say no to sin. Sinusubukan nyo. At nag-comment yung mga tao, oo, talaga to, hallelujah, praise the Lord na masyado to. Ikaw naman, masyado kang banal, hindi madupuan ng langaw. I mean, people say all of these things to you. Pag lumalapit ka, dati, your group of friends, you feel at home with them. Now, pag lumalapit ka, hindi, wag na yan, hindi nyo tayo naiintindihan, diyan ka na. Punta lang sa chapel, diyan ka tumambay, doon ka mag-lunch, diba, doon ka mag-aaral. I know, kasi lahat naman tayo dumadaan sa ganun eh. And you think, Lord, bakit ganito? Moving on, look at this. It says, endure hardship as discipline. Anong ibig sabihin yan? Kung naniniwala ka na may Diyos, kung naniniwala ka na si God, may plano para sa buhay mo, ang ibig sabihin nito, pag dumadaan ka sa paghihirap, ibig sabihin, dinidiscipline ka ni God. Na baka sabihin mo, hindi ako nalang ng Diyos. Sige, don't believe in God. So, pag dumadaan ka sa kahirapan ng buhay, wala lang, malas ka lang. Diba? Mas mahirap yun. Alam kong mahirap isipin na si God hinahayaan dumaan sa ganitong klaseng kahirapan, pero mas mahirap kung hindi ka naniniwala sa Kanya. Kasi ngayon, walang basihan lahat to. You understand? Isang malaking kalokohan lang to. Maali ngayon. Up yung buhay mo, bukas may cancer ka na at walang katutulayan yun. Wala lang. No, I'm serious. At nangyayari yun, di ba? May mga taong nagkakasakit lang, may mga taong na-accidente lang, may mga taong nawawalan lang ng pera. At kung wala kang Diyos, walang punto lahat yan. Wala lang.
Sorry. But if you believe in God, endure hardship as discipline. Ibig sabihin, Lord, hindi ko alam bakit ganito, masakit to. Pero my point, sabi niya dito, di ba? No discipline seems pleasant at the time, but painful. Asahan mo yun. Walang, hindi mo masasabi na dinidiscipline ka kung masaya pa yung buhay mo. Para sinabi mo, nag-workout ka na hindi ka nahirapan. Intindihan niyo ba yan? Ito, napakagaan lang nito. Okay? Oops, sorry, bumalik. Napakagaan lang nito. Let's say mag-weights ako. Okay? Bicep muna. Okay? Nakailang reps. Ah, ano? 1,000,000 reps, di ba? Wala namang bigat yan eh. Sige, so binubuhat ko siya, pero wala siyang gagawin para sa akin. Kasi kailan ka ba lumalakas pag mabigat yung binubuhat mo? Anong nangyayari pag mabigat yan? Yung microscopically, sa mga nursing students natin, naks, alam natin yan, napupunit yung muscle mo. Pag napunit yan at nagpahinga ka, nire-rebuild niya yung muscle mo. Pero sa pag-rebuild niya, mas malaki na. Hanggat di yan napupunit, hindi yan lalaki. Hello? Iba sa inyo, kailangan taasan yung mga weight na ginagawa nyo, no? Baka, kaya walang point yung pag-workout nyo. Same thing sa discipline. No discipline seems pleasant but painful. Masakit po to. That's the pain of discipline. And you know what? Hindi ko alam kung nakaka-encourage to sa inyo, pero para sa akin, sa simula, hindi siya nakaka-encourage, pero pag pinag-isipan ko, nakaka-encourage naman pala. Alam nyo kung bakit? At least alam ko na alam ni God yung dinadaanan ko. Naintindihan niyo ba yan? At least alam ko, Lord, ang sakit nito, hindi ko maintindihan bakit, pero at least alam ko hindi to aksidente. Hindi to na si God nakatulog lang, tapos nakalimutan niya lang akong i-bless, tapos bang, ano bangga si Diyos? Sorry, sorry, nag-CR ako, okay ka lang ba? Alam mo yan? Hindi ganun si God. At least alam ko, may purpose siya sa lahat na to. Kanina lang nakatanggap ako ng email sa isang kaibigan ko na sa China. Yung church natin sa China, dumadaan sa persecution lagi. Kasi bawal yung ginagawa nila eh. Kaya nagtatago sila. Kaya yung kaibigan ko yun, papalit-palit ng pangalan. Minsan, mukhaan eh, Fiona, minsan Christine, minsan Camille. Nagugulat ako eh. Ano ba pangalan mo talaga? Every year naghihita kami, pinapalitan niya yung pangalan niya. Kasi baka mahuli siya ng government. Tapos in-email niya ako, sabi niya, please pray, our pastor in China has a daughter, 1.5 years old, natapunan niya yung sarili niya ng boiling water. Second degree burns. Sa leeg, dito sa pisngi. Parang, nung nabasa ko yun, parang yung feeling ko na parang, Lord, bakit? Diba? Anong point nun? And one side, may temptation na, Lord, ang cute-cute ng bata yun, nakilala ko yun, tapos, but do you believe that God is the one who's allowing that discipline? It's painful. So kanina nagpray ako, Lord, hindi ko alam kung bakit mo hinayaan to. Pero alam ko may plano ka para sa kanila. I pray na ipoprotect mo yung pamilyang yon, yung batang yon, para makita nila sa pamamagitan, kahit sa gitna ng trahedyang to, na may plano ka para sa pain. Second P for discipline, the purpose. Bakit ba natin kailangan daanan to? Bakit ba ayaw ba't lang tayong tigilan ni God na okay naman ako, di ba? Ba't kailangan pa akong padaanin sa problemang to? Okay pa sana yung Pastor Joe kung workout lang kasi ginugusto ko yun eh. Ako yung pumupunta doon. Pero ito, parang wala akong choice. Minu-workout ako na wala sa walay ko. Dumadaan ako sa ganitong asing kahirapan. Hindi ko naman hinihingi ito. Ano yung point nitong lahat? Bakit pinapagawa ni God to sa akin? Here's why. The Bible says, no discipline seems pleasant at the time but painful later on. Everyone say later on. Meaning, hindi ngayon, hindi habang dinadaanan mo, hindi sa gitna ng kahirapan, pero pagkatapos nun, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Ang discipline, point na pahirapan, pero it's training. Training po ito. When you're being trained, and you're just going through a hard time na walang point, hindi nyo maintindihan eh. Let me give you an example. Alam ko yung generation ngayon, mga ano kayo eh, mga CMT, ay, ang tawag doon, NSTP? Okay, corny. Basta nung panahon namin ni Kuya Ian, ano yan, ROTC. Meron ba dito umabot doon, ROTC? Sir Joseph, okay. Obviously, kung ROTC yan,
ano yan, para sa mga lalaki lang yan sa college, tapos feeling nila, ikaw yung magiging sundalo na pag nilusog tayo ng mga dayuhan, kayo magde-defend sa bansa. Okay, so, hindi ko nga alam kung paano namin gagawin, kundi mag-march lang kami araw-araw. Kung may parating na kaya, Chinese o Japanese, mag-march lang ako. Hindi ko alam kung anong defense yun. May training kami. Every Saturday morning, 6 a.m. jogging yan. Igutin namin yung buong school. Pagkatapos yan, push-ups, 200 push-ups. Pagkatapos yan, 100 sit-ups. Okay? May training lahat yan. Now, yung ibang classmates ko, hindi nila magets bakit nila ginagawa yun. Naiinis sila. Pero kami ng isang friend ko, sabi ko, pare, ano, pag ginawa natin to, pag nag-basketball tayo, walang makakahabol sa atin. Kasi buong school, naigutan natin, paano pa kayo yung buong court? Alam mo yan? Naintindihan nyo? Training siya. So, pare-pareho yung dinadaanan namin. Pero para sa kanila, inis na inis sila. Sa aming dalawa, andaan nila. Diba? Pag nag-basketball ulit tayo. Eh, kasi kailangan ko maging mabilis kasi hindi naman ako shooter, hindi naman ako matangkad. Fast break lang alam ko eh. Parang si Ian, di ba? So, in short, purpose. Have you been trained by it? That's what God's doing to you. Question, are you being disciplined because of your past or are you being disciplined because of your future? Kadalasan kasi, yung tingin natin tungkol sa past yan. Anong ibig sabihin nun? May ginawa kang mali. Dahil doon, halika, papaluin kita. That's not why God disciplines you pala. He doesn't discipline you because of the past. He disciplines you because of the future. God looks at you and He says, Marlon, alam kong okay ka naman eh. Magwapo ka, matalino ka, pero kulang pa. Mas malayo pa kasi gusto kong marating mo, mas mataas pa yan. Kailangan gumaling ka. So, ngayon, te-training na kita. Ngayon pa lang. That's what's going on. When you're going through a hard time, ano bang tingin natin dito? Ito ba'y isang parusa lang galing sa Diyos o training? Na alam ko na mahirap isipin yun, lalo na pag napakahirap ang dinadaanan mo. Yung isang friend ko, naalala ko, nung college pa ako, third year ako, first year siya. Tapos, at anista kaming dalawa and after his first year dahil alam mo yun nag-cramming siya ng konti, mayabang kasi siya, sobrang talino ng taong to, nag-cramming siya na late siya sa isang paper lang at dahil doon bumagsak siya sa paper na yun. Okay, pero dahil sa kayabangan niya hindi siya nagsikap sa class na yun, so bumagsak siya sa buong class na yun. Dahil doon nakick out siya sa Ateneo. Bad trip siya. Isipin mo, isang buong taon, sinasabi ko sa kanya, oh, ibang ko yung campus ministry nito sa iyo, ha? Ikaw magpapatakbo nito. Oo, oh, ready na ako. Geek out. Patay. I didn't know what to say. Kasi sabi niya, Joe, bakit ginawa ni God sa akin to? Sabi ko, una, hindi si God gumawa niya, hindi ka nag-aral, no? Pero pangalawa, iba sa atin, binibintang niya si God atin yan, di ba? Lord, nagkasakit ako, nagpuyat ka, nagdota ka, ayan, kakaubo. Okay, so, I'm not mad, sinasabi ko lang, okay? So sabi niya, bakit inayaan ni God na mangyari sa akin to? Wala rin akong masagot. Sabi ko, hindi ko alam eh. Pag-pray na lang natin, sabi ko, Lord, bad trip naman, pero sige. Hindi ko alam, ba't ako nandito? He went to a much smaller school. Hiyang-hiya siya, sobrang insecure siya nun. Pag tinatanong siya ng mga, uy, kamusta na yung ato na yun? Okay, okay lang siguro. Alam mo, hindi niya masagot ng diretso eh, kasi ayaw niya sabihin kung saan na siya nag-aaral eh. He had such a hard time. And then, I asked him. After 1 year, nakabalik siya. At pagbalik niya, iba na siya. Ibang-iba na siya. Nalapitan ko siya, sabi niya, oh, okay ka lang ba? Oh, okay na ako. Ikaw ba, na-figure out mo ba? Bakit tinayaan ni God na mangyari sa iyo? Sabi niya, simple lang. Ang yabang ko eh. Sabi ko, okay. What do you mean? Pinagyayabang ko yung fact na atenista ako. At nakita ko yun to the point na nag-aaral na ako sa kung ano man yung school na yun. At di ko man mabanggit sa ibang tao na, sabi ko, sino ba ako para isipin yon? Ang yabang ko naman. Sa tingin ko ba, mas mababa ng lahat ng mga to sa akin? Binago siya ni God. Matalino pa rin ba siya? Oo, napakatalino. Double major nga eh. Physics at computer engineering, kaya niyo yun. Pero, nagbago na siya. Today, I know this guy. This guy is a businessman. May pera siya, mayaman siya. Pero alam mo, tuwing may mga Ignite, sino ba sino umabot sa Ignite last year? Tuwing mga conference namin, alam niyo yung trabaho niya? Driver. Mag-volunteer siya para maging driver naming lahat.
sinutusan siya ng mga tao. Hindi nila alam kung sino tao to. Kala nila driver siya. Hindi nila alam sa kanya yung van na yun, sa kanya yung kotse sa likod namin. I mean, sa kanya to, yung mga sumusundo. Pero pag tinatanong ko, okay ka lang ba na ituso ka ng ganyan? Hindi, okay to. Papasalamat nga ako kay God. Anong nangyari? Trinane siya. Intindihan niyo ba? Si God, kaya hindi kayo tinitigilan kasi malayo pa yung pupuntahan niyo eh. Kung hanggang dito lang kayo, dito sana pinabayanan niya kayo. O sige, okay lang yan. Hindi po siya ganun eh. Which leads me to the last point, no? We talked about the pain. And we talked about the purpose. At kanina ko pa siya binabanggit, but really what makes us understand discipline is not the pain or the purpose, but the person. Sino ba talaga yung nag-a-administer nito sa atin? Gawin natin to, ah. Ang discipline kasi, hindi lang yan karma. Ang karma kasi, yung pinagkaibahan nun, unang-una ang karma, hindi yan taong gumagawa. Cosmic force lang yan. Pero ibang disiplina, ang disiplina personal. Basahin natin ulit yung Hebrews 4:11, 12:4-11. Pero this time, let's look at the highlight of the persons. Sino ba yung pinapag-usapan dito? Let's read it. In your struggle against sin, you have not resisted to the point of shedding your blood. And you have forgotten that word of encouragement that addresses you as sons. My son, do not make light of the Lord's discipline, and do not lose heart when He rebukes you. Because the Lord disciplines those He, and He punishes everyone He accepts as a son. When God disciplines you, it's because He loves you. Next. Endure hardship as discipline. God is treating you as, for what son is not disciplined by his father? Kadalasan sinasabi natin, Lord, wala ka bang pakialam sa akin? Kaya mo kinayaan ng ganito. No, no, no. The exact opposite. I care about you. Kaya ako nakikialam sa buhay mo kasi anak kita. Kung pangarani mo ang tao ka lang dyan sa kanya, wala kang pakialam sa iyo, pero dahil anak kita, hindi kita titigilan ng ganyan ka lang. You understand? If you are not disciplined and everyone undergoes discipline, then you are illegitimate children and not true sons. But, moreover, we all had human fathers who disciplined us and we respected them for it. How much more should we submit to the Father of our spirits and live? Our fathers disciplined us for a little while as they thought best, but God disciplines us for our good that we may share in His holiness. No discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. The person of discipline, that's the thing I can trust. Pag dumadaan ako sa kahirapan, pag kayo dumadaan kayo sa kahirapan, ano ba yung basihan natin para sabihin na, Lord, may sense tong lahat? Masasabi mo lang yun, pagkilala mo, yung nagbibigay sa'yo ng ganun, yung nagpapagawa nito sa'yo. At hindi lang siya si God na malayo, si God in heaven, no, God the Father. At ang ginagawa ni God the Father, ito nakasulat to. Our Father says, but God disciplines us for our good that we may share in His holiness. Anong ibig sabihin nito? Yun yung level na gustong maabot mo ni God. Di ba sinasabi ko sa inyo kanina, God does not discipline, God disciplines you because He has a plan for you. Malayo yung mararating niya sa'yo. And what is that? He wants you to share in His holiness. Ano yung holiness ni God? Yung kagandahan ni God, yung kagalingan ni God, yung kataas-taasan ni God. And He's saying, gusto ko dito ka pumasok sa level ko. At ngayon pa kasi, hindi ka pa ready eh. It would be like si Ian, di ba? Ang cute ni Nicole. Hi, Nicole. It would be like Ian and Nicole, di ba? Si Ian, gusto niyang dalin si Nicole kahit saan siya magpunta. Gusto niyang isama yan kahit saan siya magpunta. Pag mag-hotel sila, kunyari Manila Peninsula na napakamahal, so pag-iipunan mo para lang makipag-isang ice cream, di ba? Pero pag nandun ka, ang ganda, ang taas ng ceiling, nakabihis lahat ng tao, tapos may orchestra, gusto niyong dalhin si Nicole sa mga ganung bagay. Pero kung si Nicole, hindi natutong umupo ng tama, hindi tumakbo, wag drawingan yung sahig, mahihirapan si Ian kasi hindi pa niya madadala si Nicole. So ngayon pa lang sa bahay pala tinuturoan niya, upo tayo dito, huwag kang sisigaw, pagkausap mo ako, maliit lang po yung bahay natin. Okay, pag may gusto ka, sabihin mo, please, sabihin mo, thank you. Bakit? Pag natutunan ni Nicole yun, pwede ka na, halika, samahan mo ko. Madadala na kita kung saan-saan. Si Ian pa lang yan. Si God, ama natin. At napakaganda ng plano niya para sa ating lahat. At dahil doon, hindi kanya titigilan.
lahat ng baluktot, lahat ng pangit, lahat ng magaspang, lahat ng hindi pa maayos sa buhay natin, hindi niya titigilan yon. Hindi dahil galit siya. Dahil mahal ka niya. In fact, kung galit siya, kung wala siyang pakialam, hahayaan lang niya tayo eh. Yung kaibigan ko, sa kayabangan niya, ako, sa temper ko, lahat tayo, hahayaan niya tayo. Pero hindi siya ganun, mahal niya tayo eh. It's like this person, si Larry Kagan. Isa siyang artist. Ito yung ginagawa niya. Nakita ko to sa 9gag. Nag-9gag ba kayo? Okay, ayan. Alam niyo na yung illustration ko. Kumukuha siya ng alambre na nakatambak lang kung saan-saan. Tinitingnan niya to, tapos sinasabi niya, ito, may potential to, may potential to. Okay? Tapos pag nakita niya yon, pinuputol niya, at tinitwist niya, may wrench, may vise siya, tapos tinitwist niya, iniikot-ikot niya yung alambre yon. Alright? At hindi lang yon, sinusunog niya, kumukuha siya ng blowtorch, tapos iniinit niya, tapos hinahampas niya para magkaroon ng shape. Magkaroon ng hugis yung alambre. Napakahaba nito eh, pinagdududong pa niya yung ibang parts. And at the end of it, ito yung itsura nun. Di ba ang ganda? Dahil ako lang. Hindi, no? Ang weird niya, hindi mo nga maintindihan. Kaya naman plastic kayo, yes! Sinasabi niya sa pader ng ganon. At ito yung itsura. Or yan. Ang ganda, oh. At hindi na maintindihan ng mga tao anong ginagawa nila. Pagpasok nila sa gallery niya, mga ganun lang, pader, tapos mga, puro mga ganyan. Parang, ano yung kakagawa ng tao? Baliw na yata siya, di ba? Beautiful mind, alam mo yun? Until in-on niya yung ilaw. Yung pala, may mga ilaw na nakaposition sa ibabaw. At yung ilaw, pag tinamaan yung shape na yan, nagkakaroon ng shadow. At ito yung itsura nun. Ito yung alambre, ito yung shadow. Paano nangyari? Hindi ko rin alam eh. Pero galing sa taas yung ilaw, pero pag tumama yung ilaw sa alambre, yan yung shadow na lumalabas. Ang galing. Tingnan nyo sa 9gag. Ayan, isa pa yan. Ito yung alambre, itong upuan yung shadow. O ito. Ito yung alambre, itong jet fighter yung shadow. 9gag, makikita niyan. Okay. Ano yung point? Ito yung sinabi ni Larry Kagan. It's there for a reason, but you can't quite tell what the reason is until you turn the light on. Nandiyan siya, may dahilan kung ba't siya nandiyan, pero hindi mo malalaman yan until inon mo yung ilaw. At, I guess, nakikita niyo na yung similarity. Parang tayo yung alambring yun. Nakatambak lang tayo sa tabi-tabi. At kung walang pakilam si God sa atin, hahayaan niya tayo doon hanggat matapon lang tayo. Kasi makasalanan tayo eh. Wala namang maganda sa atin, wala namang mabuti sa atin. Kahit yung pinakamabuting asal natin naman, nakahalo pa rin yun ng selfishness, ng pasikatan. Pero si God, dahil mahal niya tayo, pinipili niya tayo. Sabi niya, plano, may potential tong batang to. Halik nga dito. Akala mo, punta ka lang dito sa life hub na sa sarili mong kusa. Hindi. Pinili ka ni God, kaya ka nandito. You think aksidente na napadaan ka ngayon, na napaaga yung ano mo? Pero nung pinili ka ni God, parang yung alambre yun, masaya. Uy, wow, artist raw ako. Magiging work of art raw ako. Biglang, niyuyupi ka na. Ay, ano ginagawa yun? Ang sakit yun. Ay, ginugupit si God sa'yo. Ay, Lord, ba't mo tinanggal yun? Mahal ko siya. Diba? Kung ano man yung reason. Mainalis si God sa atin. Lord, ang sakit naman ito. Kala ko, may plan ka para sa akin. Kala ko, work of art ako. Kala ko maganda raw yung kalabasan ng buhay ko. Bakit ganito na yung nangyari? Di lang yun, i-on yung apoy. Ha? Sakit, Lord! Shhh! Ha? Bakit kailangan ba yan? Kasabihin ko ba kay Ate Evian, ayoko na. Si Kuya Ian, lagi na akong pinapagalitan. Ayoko na ganun. Kailangan ba to? Minamartilyo ka ni God. Lord, may dinududong sa hiyan. Ayoko sa kanya, di ba? Hindi, kapatid mo yan in the Lord. Ayoko nga na ganun. And naiirita na tayo. And finally, at the end of it, dinidisplay tayo ni God. And sa sarili nating mata, Lord, ano to? Anong ginawa mo sa akin? Bakit ganito? Di ba parang anong point nitong lahat? Until inon mo yung ilaw. At nakita ng tao, yung hindi lang ikaw yung nakakita, pero yung buong mundo pa nakikita nila, wow, ang ganda ng kalabasan ng buhay ng taong to. All of us are like that.
iba-ibang background nating lahat dito. Yung iba sa atin, we come from a dysfunctional family. You come from parents who are not very kind. They're harsh to you. Baka they left you. Maybe some of you have been abandoned. Some of you, na-abuse na kayo or na-molest. And you're thinking, Lord, nasaan ka nun? Why did you let this happen to me? And you feel like that's your life. Parang yung alambre yun, balubuloktot na, sira-sira na, wala nang maganda sa buhay na to. God wants to turn the light on. And here's what's gonna happen. Yung sakit na yun, narandaman mo, magiging beautiful thing pa sa ibang tao. Pag may taong dumadaan sa ganung bagay, pwede mo sabihin sa kanya, alam mo, naiintindihan kita. Dumaan rin ako sa ganyan. Pero ito yung magandang balita. May plano si God para sa iyo. Hindi kanya iniiwanan. Ginawa rin sa akin yun eh. You're actually gonna be a beautiful thing to other people. Some of you struggle now with your personal weaknesses. May bad habits kayo. May bad thoughts kayo. May bad behaviors kayo na parang, Lord, bakit nangyari sa akin to? Nagkaganito pa ako. No. God's letting you go through that as training. But in a matter of time, you're going to be strong. Magkakayanan niya yan. And you can help other people get out of it. The question is, can you trust the one giving you discipline? How do you know that you're God's son? How do you qualify? It says, you are all sons of God through faith in Christ Jesus. Kanina sa simula, sinabi ko, madalas sinasabi natin, galit sa akin si Lord. The truth is, kung wala kang relationship kay Jesus Christ, totoo yun. You are His enemy. Kasi makasalanan ka eh. At lahat ng tao sa buong mundo doon nagsimula. But when you put your faith and trust in Jesus Christ, the Bible says, ganun lang. Ganun lang kasimple. You become His son. Now, the hard things you're going through, may purpose na. So I have one point as I end. God disciplines us because He loves us. And when we know that, when we go through a hard time, we can trust Him. Why? He's not mad at you eh. He loves you. May plano siya para sa inyo. Kaya kayo, hinahiya ang dumaan dito. Pwede ba tayong tumayo ngayon as we close with the word of prayer? At please, I'm gonna ask you lang muna na huwag muna tayong mag-text kung saan tayo kakain. I want us to pray right now and just be sensitive to God. Alam ko may plano siya para sa ating lahat ngayon. Lord, thank you for these men and women dito sa Life Hub sa Novaliches. Lord, naniniwala po kami na may plano ka para sa buhay naming lahat. At Lord, madalas, Lord, napapatanong kami, napapa-question kami, Lord, ano to? I don't get this. Why are you letting me go through this? Why is it so painful and so hard? Lord, for many of us here, iba-iba yung experiences namin in the past. But today, I pray God, tulad ng story ko kanina, for a tadhana-like moment na makita na yung pala yun, Lord. Yun pala yung ginagawa mo sa buhay ko. Yun pala yung dinadaanan ko. At may purpose pala lahat to. Hindi pala to aksidente. Lord, some of us here, we're at the point already of turning away from you and saying, ayoko na to. Titigilan ko na to. Wala namang epekto to. Lord, I pray for those people na magkaka-faith kami. Lord, na maniniwala na hindi, kahit hindi ko maintindihan, kahit hindi ko makita yung kalabasan nito, alam ko na mabuti yun. Kasi mabuti kang ama eh. I wanna pray for some groups of people. Now, I know some of you, nahihirapan tayo sa concept ng discipline at nahihirapan tayo sa concept ng father na loving. Dahil sa dinaanan natin sa past natin, hindi ganun yung experience natin sa ama. Discipline. And here's what I want to say. That's not God's plan for you. God is not like that. Our fathers are not, my dad's not perfect. Marami akong trauma na dinaanan sa kanya. Marami akong looking back in my life na kapalpakan sa akin na alam ko nang galing sa kanya. And yet, may hope ako. At kaya ko siyang patawarin kasi hindi lang siya yung ama ko eh, may heavenly father ako. And if you have faith in Jesus, that's you. Lord, I pray for these people even now that you will give them a picture of what kind of father you are. Yung iba sa amin dito, God, we think na it's about rules, na si God ready magalit sa amin, hindi po kayo ganun. If that's you today and you're saying, Lord, change my mind about my father, open my eyes to see ano ba talaga ang tunay na ama. Lord, I don't know if I can trust you as a father because of my experiences, but help me to know you as a loving, as a gracious, forgiving, gentle Father, na kahit yung disiplina mo, galing pa rin sa puso ng nagmamahal.
If that's you, no one looking around, then you're saying, Lord, help me to know my Heavenly Father. Raise your hand. I want to pray for you. Okay, I see those hands. Lord God, I know that it's never you don't take happiness, Lord, in seeing your children suffer. And Lord, pag nababasa namin sa Bible, ikaw mismo, dumudugo yung puso mo para sa amin, para sa mga taong to. Lord, hindi ko alam ang dinaanan nila, hindi ko alam ang mga past nila, pero alam ko na alam mo yun. Even now, Holy Spirit, I ask you to talk to them, to let them know in their hearts, in their minds, na mahal mo sila. May plano ka para sa buhay nila. Na hindi po aksidente ang pagpunta nila dito. At kahit yung mga masamang nadaanan nila dati, may purpose lahat yon. Lord, thank you. Na kahit anumang daanan pa namin sa hinaharap, wala kaming fear, wala kaming insecurity, wala kaming worry. Kasi, binabantayan kami ng Heavenly Father namin. Hindi kami pababayaan. He has a plan for us to share in His holiness. Lord, help them to see you as their Heavenly Father. You can put your hands down. I want to pray for another group of people. If you're here and you believe Jesus Christ and you're going through a hard time right now and you're saying, God, dumadaan ako sa paghihirap ngayon. But Lord, I want to believe that you have a plan for my life. Hindi ako bibitaw, hindi ako magagalit, hindi ako aalis. I'm going to stay here because I believe my purpose tong lahat. That's you. Just lift up your hands right. I want to pray for that grace to be on you. That Lord, you give them grace. Thank you, Lord, for these men and women. Thank you, Lord, that as young as they are, you are already training them. I pray that with every hard time they're going through, they will remember, God has a plan for me. God has a purpose for my life. I am not a normal person. I am a son of God. I am a daughter of God. And He wants to bring me to another level. Thank you, Lord, that you will take these people, you will bring out the best in them, Lord. Tulad ng kaibigan, we will look back years from now and we will say, may ginawa si God nung panahon na yon, kaya ako ganito ngayon. Thank you, Lord, na lagi kaming may hope. Kahit gaano pa kahirap yung dinadaanan namin kasi nandiyan ka lang lagi. You can put your hands down. Last group of people na gusto kong pag-pray. If you're here and you don't know Jesus that way, and maybe that's why nahihirapan tayong paniwalaan to. Maybe that's why nahihirapan tayong maniwala na may God na nagmamahal, may God na may purpose sa akin. Alam mo kung bakit nahihirapan? Kasi alam mong masama ka eh. Alam mong wala kang karapatang humingi ng mabuti sa Kanya. But that's exactly what Jesus did. Namatay siya para sa atin. At nakasulat sa Bible, nung namatay siya, kinuha niya yung makasalanan natin. Para ngayon, pag nakita tayo ni God, wala ka ng kasalanan. Hindi lang yun, pinalit niya yung kabutihan niya. Para ngayon, pag nakita ni God, wow! Okay pala itong taong to. Ang anak ko to. Now that's why He disciplines you. This is not about joining a religion or becoming a part of a church. This is about, first and foremost, having a relationship with God that way, as your Father. You do that by believing in Jesus Christ. If that's you and you want to say, I believe, maybe nagawa niyo na ito dati, hindi niyo talaga siya naintindihan, or maybe first time niyo ito, sinasabi niyo ngayon, I believe, Lord, hindi ko alam kung paano mo gagawin sa akin ito, pero naniniwala ko na may plano ka para sa buhay ko. Just raise your hand, I want to pray for you, lead you in that prayer. Okay, I see that hand. Meron pa ba? That's good, that's good. Kung naka-raise yung kamay niyo, just repeat this prayer after me. Pwede siyang big kasi ng malakas or pwede sa heart nila. Wala pong magic sa mga salitang to, pero kung naniniwala ka talaga, nasabi ni God, may epekto yon. Say, Lord Jesus, inaamin ko na ako'y makasalanan. And I deserve to go to hell. But because you love me, you died on the cross for me. And you gave me a new life. Be my boss, be my Lord, be my Savior. Take over my life. Thank you for dying for my sins. And in the same way, when you rose again, I will also rise again and live with you forever. Thank you that I'm now a child of God. I'm a part of His family. You know, the Bible says, kung pinrenew yung prayer na yan, yun lang.
As in, yun lang. As in, tapos. As in, wala na tayong, wala na tayong kailangan gawin. Wala na tayong kailangan patunay sa kanya. Wala na! Okay na! He's so pleased with you. He's happy with you. And you know what? Before you leave here today, hindi kayo mga leaders natin. Gusto namin kayong makakausapin para ma-explain sa inyo lalo ano ba talaga yung ginawa niyo ngayon. And to show you, kasi kung yung feeling natin ngayon na napakaganda, simula pa lang yan. Ako, paganda ng paganda pa to. That's God's plan for you. Let me just pray for you before. And Lord, thank you for these people. Thank you for the young men and women here in Life Hub. Lord, I pray that you will raise up a generation of men and women who will not shrink back during times of difficulty, who will not give up, who will not complain, who will not grumble or worry, but who will be strong in the Lord. Lord, I thank you that kahit pahirap ng pahirap yung buhay, palakas naman kami. Kasi buhay ng Pinoon namin at naninilas sa loob ng puso namin lahat. Thank you, Lord, for the purpose and the plan you have for all of these people. In Jesus' name we pray. The God we serve that loved us, the God we serve that disciplined us, our response to this God is actually worship. Are you ready to worship God tonight? Let's worship God. For us tonight. Sometimes, pag nakaka-receive tayo ng discipline, just like Nicole, pag di-discipline ako si Nicole, she stopped and, sorry Nicole, I give an example tonight, but whenever I discipline her, sometimes she stopped. Sometimes, she won't move on until ni-restore ko si Nicole, until I hug her, assured her that I really love her. And I believe that's the same way with God. God our Father in Heaven, just reminds me of the Israelites during their time in the Old Testament. Love sila ni Lord, but God has to discipline them. And this is what it says in Isaiah 43:18-19. In verse 18, forget the former things. Do not dwell on the past. Sometimes whenever we receive discipline, masyado tayo na-stuck sa ano yung nangyayari sa atin, but God is telling you today, see, I am doing a new thing. Whenever you receive discipline from God, it just means there is something new that God will do in your life. How many of you are excited for the new things that's going to come in your life? Whenever you receive pain, whenever there's something going on that sometimes you just don't understand, guess what? God has something great, something new, something fresh, something that will just blow your mind off. Because that is the God.
gotta be served. Again, He loves you. He is accepting you for who you are. As soon as you recognize Him, who God is in your life, for every discipline, God is doing something new. Amen. Are you excited for that? I'm excited ako as you go through this year. Ang dami ko narinig, but as you go through this year, as you persevere, as you hold on, there is a prize waiting for us in Christ Jesus. Amen. May not all we lift our hands to God before we end. We pray for you, Lord. Thank you. Lord, thank you for your word tonight. Lord, thank you for the preaching of your word to Pastor Joseph. Pastor Joe, Lord, thank you, God. Thank you for reminding us, Lord God. Lord, thank you for assuring us. Thank you for that guarantee, Lord God. Lord, whenever you discipline us, just one show or one symbol of your love for us, or just one assurance of your love for us. Lord, maraming salamat po, Lord God, because every time we receive discipline from you, it just means how much you love us. The many times you discipline us, just assuring us how much great love you have for each and every one of us. Lord, we thank you, Lord, because again, all things work together for good. And Lord, we thank you because that is the confidence that we can have in approaching this life. All to you, the glory and honor in Christ Jesus' name. And everyone say, amen. Amen. Come on, we praise you.